Sa ilalim na lamang ng puno nanumpa bilang alkalde ng Imus, Cavite, si Homer Sakilayan kahapon. Hindi kasi pinapasok sa City Hall ng mga taga-suporta ng tinanggal na mayor na si Manny Maliksi ang mga taga-Comelec para ihain ng writ of execution na nadedeklara kay Sakilayan bilang nanalong mayor ng syudad. Balitang hati ni Dante Perelio. Hanggang gabi, hindi pa rin umaalis sa mga taga-suporta ng tinanggal na mayor na si Manny Maliksi. Hanggang mamayang madaling araw po, hanggat nandito po si mayor, nandito rin po kami. Uuwi kami ngayon, tapos bukas madaling araw, babalik kami, mga 4, babalik kami dito. Yung bantay ngayon, silang oo, palitan kami. Maaga pa lang bantay sarado na nila ang munisipyo. Yan ay para pigilan ng pagpasok ng mga taga-Comelec na bitbit ang writ of execution. Para ipatupad ang utos ng Korte Suprema nitong March 12 na paupuin ng mayor ng Imus si Homer Sakilayan na idineklarang panalo sa 2010 elections matapos ang Comelec recount. Hindi nagpatinag ang mga taga-suporta ni Maliksi sa kabila ng pakiusap ng Comelec. Dahil dito, napilitan ng mga taga-Comelec na akyatin ang bakod ng munisipyo para maihain ang writ of execution. Dito na nagsimula ang tensyon at tulakan. Ilang taga-suporta ni Maliksi ang nasaktan sa gulo. May pinto ng ano ng munisipyo. Pagkatapos kami po nakabarikada kami mga babae. Eh ako po nakatalikod. Ako nasaktan talaga dahil ito oh. Inano niya ako dito sa kamay, ginano niya ako inano niya kamay kung gano'n, oh, sabi niya. Umalis ka dyan, sabi niya, kakasuhan kita. Dahil hindi nakapasok ang Comelec, sa ilalim na lang ng isang punong kahoy isinagawa ang oath taking ni Mayor Homer Sakilayan pasado alauna ng hapon. Siguro, pansamantala, kung wala ako makukuhang more accessible office near the City Hall compound, eh dito na muna ako mag-opisina sa lugar na ito. Pero giit ni Maliksi, bukod sa kulang ang pirma sa writ of execution, inaapila pa nila ang desisyon ng Korte Suprema. So yun lang naman ang gusto natin, ano, na ma-hear out ng Supreme Court yung ating motion for reconsideration na yan. At kung ano man ang magiging desisyon ng Supreme Court, ating irerespeto. Hindi naman para manatili tayo sa ating pwesyo na to kung talaga pinabababa na tayo. Wala naman problema. Hindi naman namin inialis na mag-file sila ng motion for reconsideration. At yan ay karapatan nila. Pero dapat nilang intindihin na ang kautusan ng Korte Suprema sa pagpababalik sa akin bilang alkalde ng Sudeto ay immediately executory. Mula rito sa Imus, Cavite, Dante Perelio, GMA News.